sa Angeles daw. Ang ibinoto, BBM, ang lumabas doon sa resibo, Jenny. Sana kung manalo ay maging magnanimous in victory, at kung hindi naman mananalo ay sabihin hindi papala rin, tanggapin ng maluwag ang pagkatalo. Ako po ay nag-oobserba sa halalan kanina pa. Of course, ang pag-oobserba ko naman ay hindi lang sa pamamagitan ng mga reports ng mainstream media at ng mga nasa social media, kundi pati yung personal kong ako, tinignan ko talaga. Nagpunta talaga ako sa presinto. Kaya sabi nila, sa presinto ka na magpaliwanag. Nagpapaliwanag ako kanina, ayaw naman akong pakinggan. Pumunta ka dito sa presinto, bumoto ka. Ang dami po nating mga na-encounter na problema. Alam nyo, ito yung eleksyon na lang, meron tayong problema dito sa ating bayan. Ano? Puro na lang tayo nakakasumpo ng reklamo. But kung po yun, ha? Valid po yung reklamo ng marami. Okay, kanina pa pong umaga, mga kaibigan, ang unang-unang reklamo ay ang mga sablay na VCM, vote counting machine. May mga problema na po sa vote counting machine. Ito, mas matinding problema. Yung isang tao, well, hindi lang isang tao, meron sa Ilocos, meron na dito sa Metro Manila, at kanina tumatawag sa akin si Camp John Hay President Alan Garcia sa Angeles daw. Ang ibinoto, BBM, ang lumabas doon sa resibo, Lenny. Sabi ko, nanong malyari, habi o Angeles eh. Kaya may mga kinakabahan ngayon eh, siyempre pagka mga ganun. At of course, yung normal na reklamo, yung mabagal po yung usad ng pila. Eh ako lang eh, ako po ay bumoto dyan sa may Kamuning Elementary School dito sa Quezon City. Dumating po kami ni Mami sa... Nagpatanghali na nga ako kasi sabi ko baka pagka maaga, mahaba ang pila. Eh tama nga, napakahaba ng pila sa maaga. Yung pila daw ng umaga, mga alas 7 pa lang. Well, mag-aalas 7 na raw nagbukas yung iba dahil nga may palpaka na VCM din. Eh nung dumating ako, maikli pa pala pila na yon. Eh ang nangyari po eh, dumating po kami sa pila, yung pila na, alam ko na kung saan yung presinto ko, clustered precinct po kasi. Dumating po ako ng mga kasama ko si Ma'am Michelle ng 11:30 a.m. Natapos kami dyan, 2:10. Yung pagpila, halos 2 hours and 35 minutes. Ganun. Yung pagboto, 5 minutes lang. Kainam talaga pagka may kodigo ka, no? Oh, hindi mo na kailangan mag-office sa katabi mo. Hindi nagawa natin. Napakahaba po ng pila, pero tandaan ninyo, wala akong problema pumila. Kasi doon sa pagpila ko kanina, may mga naging barkada pa ako. Nakakwentuhan ko, may medyo maedad, may bata-bata, may mag-asawang, may vlogger pa nga ako nakilala. Sarap pakipaghuntahan sa mga nasa likod mo, nasa harap mo. Hindi po ba, mga kaibigan? Basta pare-pareho kayo nakapila. Walang mauuna sa pila, maliban sa senior citizen, buntis. Gusto ko lang sabihin yung misis ko, buntis eh. Alam, baka mabugbog ako eh. Hindi po ba, mga kaibigan? Kaya yung pong pagpila, ayaw sana nating mangyari yun. Pero ando na, yung iba nga eh, 4 oras daw nakapila eh. Inukwento ni John Lucas, si Al John, 7:30 yata siya nag-umpisang pumili, alas 12 nata natapos eh. O di, 4.5 hours yun. Grabe. Pero, ang napakahalaga dun sinubok yung pasensya mo. Oh, at nakapasa ka sa pagsubok ng pasensya. That's number one. Number two, yung mga kapatid natin sa iglesia, nakapasa ka sa pagsubok ng pakikipagkaisa. Oh. Pagtiyagaan nyo na po, yung hindi kaya makatiis sa pila, ay ang ating suggestion dyan. Lumabas muna kayo, tapos pumila na lang uli kayo mamaya, yung medyo malamig na. Sigurado mamaya, medyo mga alas 4, medyo lalamig na yan. Eh kami, na-tiyempo ako, yung pinakabainit. Ayun nga pala, yung mga pupunta dyan, magdala po kayo ng tubig, saka kahit nakakonting machichicha. Ito eh, parang naalala ko dyan yung pila ng bakuna. Ganun eh, ganun. Mag-iingat po kayo, mga kaibigan. Lalo na hindi pa bumoboto, yung pong
Napakalaking bagay na may kodigo, John. Ako, hinanap ko kagad eh. 7, o. Oh. 7, yung shade, 7. Tapos, shade, yung VP, 4. O, oh, alam nyo na kung sino binoto ko. Baka, siniguro ko na. Nga pala, di, yung pagkaka-shade ko na yun, wala. John, baka tingin ko, baka walang 5 minuto eh. Kasi, sinyade ko, pagkuha ko kay ma'am, ay, mga teacher pala, kayo ay hinahangaan po namin, sa pasensya niyo, dami nagre-reklamo niyan, pero cool lang yung mga teachers. Hindi pa nga kumakain, alas 2 na, hindi pa kumakain. Kawawa yung mga teacher natin, ha. Pag abot sa akin, pagtingin ng listahan ng butante, pinapirma ako, no, pirma. Tapos, binigay yung balota, balot secrecy folder. Pagkatapos nun, iskyarda ka na, punta ka sa upuan. Medyo naiinis lang ako doon sa nakataling pen, nakatali sa bangko. Hindi ko masyadong maikli yung tali. Masyadong dapat mahaba yung tali. Eh, ako pa nag-a-adjust na gano'n. Pero okay lang. Sa haba na nang pinaghintay ko, dun pa ba, ire-reklamo ko. So, ganun po. Di, bigay ang balota, upo, shade, tapos, tinignan ko yung likod, ando sa likod yung party list. Patrol yung binoto ko eh. Bumalik na ako. Doon sa pumila na ako doon kasi nauna si Mami Sel na ganyan. Mas mabilis na si Mami Sel. Pagkatapos noon, ipinasok na sa vote counting machine yung balota. Kinain na ganyan eh. Para ka nagpa-fax eh. Ba-fax. Maya-maya, just in a few seconds, ako na, chinek na, binerify na yung boto. Maya-maya, lumalabas na resibo. Oh, tinignan ko ang boto ko, Bongbong Marcos, tapos Sara Duterte, tapos iba pa, hanggang doon sa party list. Oh, walang 5 minuto, John, walang 5 minuto, yung haba lang talaga ng pila. Pero kaya yung mga nagre-reklamo kanina, may isang matanda na binara yung nagre-reklamo eh. May isang bagong dating na nagre-reklamo, bakit daw doon sa baba eh walang pila, bakit doon sa taas mahaba pila. Sabi no isang matanda eh, sumagot sa kanya yung matanda. Pero tapos na bumoto yung matanda eh, nagpa-picture pa nga sa akin. Eh, tinan mo, sila nga eh, nakapili. Tapos ikaw, ayaw mong pumila. Kala ko, sasamping huli nung matandang babae yung nagre-reklamo eh. Well, anyway, yung pong mga report na, eto, dinadaya kami, nakakadayaan. Natural po yun, maririnig niyo po yun hanggat habang nag-uumpisa pala. Ayan. Natural po yan mga kaibigan at hindi na po ako nagugulat doon. Lalo na nga kung sa ganito kainit na panahon eh. Mainit talaga ulo ng mga tao. Kaya ito may nagme-message kami katunying. Bumoto na, pumila kami ng 6:40, nakatapos kami 12:30 ng tanghali. At least nakipagkaisa kami. Kasama ko baby ko, 2.5 years old na ko. Kasama niyo pa pala baby niyo, ateng ano. Pero mabuhay ka, kapatid. Oh. Ang extra ko nga kanina dun eh, nung kinuhanan ako ng camera, sabi ko, ako po si Katong Ying, Anthony Taberna, masaya, nakipagkaisa sa pasyan ng pamamahala. Okay lang po yun, tiyagain na po natin. Tandaan po nyo, oh, minsan lang na may tatlong taon ang pagboto. At least, itong pagboto natin na to, nagkaroon tayo ng karapatang hindi lang magluklok ng pinuno sa pamahalaan kung mananalo yung iboboto natin. Hindi lang po yun, ha? Ano pa? Nagkaroon ng karin ng karapatan na magreklamo, di ba? Kasi kung meron mga accountable yung mga official na yan sa ating lahat. Pero mas accountable sila sa nagtiwala sa kanila na ibinoto sila. Yun ang punto natin, ha? Accountable sila sa lahat ng tao, pero mas accountable sila sa nagtiwala sa kanila. Kasi pagka hindi nila ginawa yung kanilang ipinangako, yung dapat nilang tuparin at na trabaho, eh, ibig sabihin po, breach of trust po yun. O, kaya ngayon, may karapatan tayong magreklamo. Ito, marami tayong matututunan sa pangyayaring ito. At least, moving forward, ang COMELEC, hindi lang dapat na mapansin yan yung eleksyon. Dapat ayusin yung COMELEC natin, lalo na mga makina na yun, mga uugod-ugod na yung mga makina, ilang eleksyon na ginagamit yan. Baka dapat magpalit na. By the way, ang kami pala ni Jerry Baha ay magkasama ngayon.
sa Dos por Dos. Namimiss ko na yung studio ng Dos por Dos eh. Ingat po kayo mga kaibigan, nakibalita na ako. Doon po sa hindi pa bumoboto, ambotahan po natin until 7. 7 PM po yan. Ha? Pag nasa pila kayo, ando na kayo kahit lampas na 7 PM. Pasok pa rin. Pero palagay ko, wala nang pila yan dyan. Kung pwede, magdala po kayo ng tubig. Ayan, tubig na maiinom. O yung mga may diabetes dyan, magdala kayo kahit konti machichicha nyo. O pantawid gutom. At kung pwede, ay magdala po kayo ng pansapi sa likod. Mainit. Hindi naman aircon ngayon. Saka alam nyo naman panahon ngayon, maglagay ngayon ng pansapi sa likod. Pagkabasa na, alisin nyo na. Ganun, para hindi kayo magkasakit. Yung mga teacher, kung alam po namin, kung may mga sablema, hindi nyo problema yan. Yung mga watcher, ba, mahirap din trabaho nila. Ha? Mahirap din. Kahit na mga bayad kayo. Trabaho yun eh. Okay lang yun. Yung pong kung sino man po ang mga inihalal po ninyo, ay yung mga inihalal o yung mga ibinoto po, ay sana kung manalo ay maging magnanimous in victory, at kung hindi naman mananalo ay sabihin hindi papala rin, tanggapin ng maluwag ang pagkatalo at tumulong sa mga nakalaban nila sa eleksyon. Tumulong para sa, kung talagang ang layunin ninyo ay makapagbigay ng kabutihan sa ating mga kababayan.